sa lahat. Turo ng inang birhen ay tukdin ang habili ni Jesus Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo pong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham, hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipahahayag na kay Abraham noon pa man ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay
sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon nati laging nating gunitain. Pangako ng puon nati lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihan, pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Lahat niya'y gawang dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa kanyang sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niyang lupa ng dayuhan. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin Jesus ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya nang kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat, at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay,
Malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, "Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan." Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pitong pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ngayong October 7, sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang kwento na kung saan si Jesus ay sinasabihan na kaya siya nakakagawa ng mga kababalaghan ay dahil kay Beelzebul. Ito yung realidad ng buhay natin na kapag may ginawa kang maganda, may sasabihin sa iyo ang tao. Kapag may ginawa kang mali, lalong may sasabihin sa iyo ang tao. So, anong gagawin natin? May gagawin pa ba tayo o wala na tayong gagawin? Total, marami naman palang sinasabi at talagang hindi nawawala ng sinasabi ang mga tao. May gawin ka o wala? Pero dito nga po, no? Kasi ang kwento, matapos na magpalaya si Jesus ng demonyo, isang magandang gawain niyo, no? Yung exorcism. Pinuri siya ng mga tao, pero meron din mga nagsabing, kaya lang naman yan, dahil kay Beelzebul, kampun ng demonyo yan. Ang isang pinaka gawain talaga ng demonyo ay yung manukso. So, kung manunukso ka, sinasanibang ka na ng demonyo. Ha? Ang problema lang kasi, hindi natin napapansin na tayo na pala yung sinasaniban. Yung sinasabihan nating sinasaniban ay talagang wala. Pero tayo, baka tayo na yung may sapi. Tinan nyo yung mga katabi ninyo kung may sapi. Diba? Kasi iba na nga kasi talaga yung itsura. Kasi kala natin kapag yung demonyo, pag may sapi, yung nginig-nginig ka, yung babaliktad yung ulo mo, yung lulutang ka, ayan, yun yung kinatatakutan. Pero yung, yan, tinan mo yung itsura ng katabi ninyo. Yan, ganyan. Diba? Eh kasi tinan mo, 'di ba? Kausap ni Jesus yung mga tao na nando doon, may sungay ba? May nakakatakot, nanlilisik ba yung mata? Well, hindi naman eh, normal lang. Pero hindi napapansin na sila yung tinutukso ng demonyo. Para magsalita ng kung ano-ano. 'Di ba ganun? Kaya ingat ha, mag-ingat. Kung sakasakali, yung paanyaya nga natin, lagi, no? Katulad ng Mahal na Birhen, yung magnilay tayo lagi. Ano ba itong mga pinagsasasabi natin? Ano ba itong mga ginagawa natin? Ayon pa ba ito? Nasa panig pa ba ni Kristo? O nasa panig na tayo ng demonyo, yung gawain ng demonyo? Sa ginawa ni Kristo po, no, isang bagay na kailangan din natin matutunan
Huwag mo nang pansinin yung mga taong nega. May mga tao talagang hindi mo maintindihan eh, na kung bakit nanggigigil sa iyo, kung bakit galit na galit sa iyo, eh, wala ka namang ginagawang masama sa kanila, pero sila yung react ng react. Pero ikaw naman, sabi nga, huwag kang patutukso. Hayaan mo lang. Kasi pag kumagat ka sa pain ng panunukso nila, talo ka. Nagwawagi sila. Lalo kung nagigigil ka na, di ba, no? At hindi ka na makapagpigil. Ngayon nga lang, kahit sa mga sa post, sa comment, mapagpatol ka rin. Ano nangyayari? Di, wala na. Eh, galing ka pa naman ng simbahan nung umaga. Nakabelo ka pa naman, di ba, no? Tapos, pagbukas mo ng social media, mayroon ka lang nabasa, kala mo, ikaw na yon. O sabihin na natin, ikaw talaga, eh mapagpatul ka nga. O di nawala na. Nawala na naman yung grasya. Maganda po itong sinabi ni Kristo, no, na kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan at nagbabantay ng kanyang bahay, hindi siya matatalo. Ano yung isang sandata na dapat mayroon tayo? Rosaryo. Ang rosaryo hindi lang basta sa bulsa. Hindi lang yan ginagamit ngayon, mga kabataan, pang fashion statement. Wow, ang laki ng rosaryo. Dinadasal yan. Para lalo tayong mas maprotektahan sa mapanuksong pamamaraan ng demonyo. Totoo po ang demonyo. Kasi habang dinidinay mo yan, mas lalo yan nagkakaroon ng kontrol at kapangyarihan sa atin. Itin ko ha, makamamaya hindi natin napapansin. Lahat, maging ang mahal na birhen, dumaan yan sa, no, sa panunukso ng demonyo, pero hindi nagwagi. Dahil matibay. At ano napapatibay? Yung komunikasyon sa Diyos. At anong isang paraan? Yung Santo Rosario na inihabilin ng mahal na birhen para sa ating kaligtasan. Kaya maya-maya ha, pag-uwi, umarap sa salamin ha. Baka mamaya iba na talaga itsura natin, no? Hindi na talaga tayo. Kasi naging best friend na natin yung demonyo na laging siya yung pinakikinggan natin. Kapag medyo lagi ka ng, no, lagi ka ng nega, lagi ka ng makakomment na lang, comment ka ng comment na wala namang katuturan, yung bang bisyo mo na yung magsabi at manghusga ng manghusga, eh, punta ka na ng simbahan, no? Para mapalayas natin yung demonyo. Uy. Totoo. Yeah. Sana po, no, sa araw na ito, sa tulong ng mahal na birhen, mas mapalakas natin at mabantayan natin ang ating mga sarili, ang ating iniisip, ang ating mga ginagawa upang hindi magwagi ang demonyo sa buhay natin. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Reyna ng Banal ng Rosario. Ang ating pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos, na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak
Naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Idulog din natin sa Panginoon ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, ng lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Bukod mong pinapala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, sana, o sana, sa kahit asan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Minasalamatan ka niya. Minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sa nagkakasalan.
sa amin at huwag mo kami ipagdulot sa tukso. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y na naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Tumayo po lahat. M-
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, iniahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Mayun at ipa sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Bayan, kanyang pagkalinga taman, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.